Magandang araw mga ka-treasure hunter. Ito para sa kaalaman ng lahat. Nandito tayo ngayon sa isang site na nakuhanan. So bali ito yung information marker. Information marker. Nandoon yung pyramid. Doon. Pyramid. 135315. Tapos 135 doon banda sabi ganyan natin sa compass 135 yan 135 315 ito 225 yung banda 225. Tignan nyo, ito yung nasa 225 bonus. Nakuha na. Ayan. Ayan mga treasure hunter. Itong binotas nila, ito yung mga tulmak. Sinisil nila. Nandun yung pyramid. Yan yung mga panyo. Yung mga guhit. Unmade. Tapos may guhit dito. Guhit yan papunta dun sa pyramid. Puntahan natin mamaya. I-post ko itong video mamaya, ipopost ko ito. Tapos ito makikita nyo ito yan. Ang tawag dito arrowhead, papunta yan doon sa pyramid. Ipupost ko itong video, panoorin nyo mamaya. Pero ito yung coordinate. Yan. Tapos ito yung katabi niyang butas. Yan ATH. Makikita yan sa libro natin. Spoke. Nandun yung laman. Nakuha na. Ngayon, tatawid na naman tayo dito sa tubig. Yan, sarap lumangoy. Uy, nabasa yata yung cellphone ko na isa. Hindi pa. Muntik nang mabasa yung cellphone natin na isa. Ano naman tayo mga katis, panibagong kaalaman. 135 315 ang bonus na sa 225. Alam na ito ang coordinate niya na kawayan. Yan mga katis. Pero may papakita ko sa inyo mamaya. Nandun sa malapit sa pyramid. Sa 45 degree siya. Ito. Lapit na tayo.
tayo. Nakatawid na tayo sa ilog. Ha? Diyan. Ano? Oh, may tinuturo yung kasamahan natin, mga kapatid. Pag yumuko daw tayo, may makikita tayo na pila, tapos may takip na bato. Ah. Yan. Yun. Yan banda. So, kalma muna tayo kasi may kwat. Yan mga ka-teach, ang galing maghanap ng kasama natin. Ito mga ka-teach, habang lalangoy yung tropa natin dyan, dito muna tayo sa pyramid. Oh. Ito kanina yon. Bali, yung butas na yan, point siya doon. Doon, banda. Pinunta natin. Tapos, yan. Man-made ba yan o nature? Kapag kakaalam ko, man-made. Kasi may tool mark. Ngayon makaka-TH ito may kanto ibig sabihin yan o ayan, man-made ba yan o nature? Yan, crown. Yan. Gamitan ulit natin ng kompas. Sa kung pupunta ka doon sa target natin kanina is 315. 315 yun. Up, 315, 315. Yan. Yan. I-align natin dito. I-align natin dito. Yan, itong kanto niya to. Papunta doon. 315. Pag sa likod niya naman, 135, yung pyramid. Ito, itong bato na to. Ito. Ang layo niya mga 15 meters. Oh, kita nyo. Pointed yung mga bato. Ayan. Punta tayo dyan. Tapos yan. Kikita nyo. Parang palakat. Huwag na natin ganyan. Pero ito, size ng bato. Ito, pansinin nyo ito mga katitsa. Tapos, ito. Yan, at ito.
ito, itong bato na to, ito, nagtuturo siya doon, doon sa nakita ng tropa natin na pila, tapos may batong nakatakip. Yun. Tapos yan yung bato kanina na tinitignan natin, mukha. Pero mukha may box type na may guhit, pointed doon, doon pa rin nakaturo. Ngayon ito, araw ganyan, may kasama, naka-align siya ngayon doon sa pyramid. Yan, naka-align niya sa pyramid. Saan na yung pan natin? Laglag yung cellphone natin na isa. Tignan natin kung ano yung saan niya. Compass direction. Kung naka-align ba talaga? Kung naka-align ito, 125, ibig sabihin southeast pa rin siya, nakatapat dyan sa pyramid. Yan, yung bundok doon, pyramid type, pyramid stone, punta dito. Pero box type na may arrow, may kasamang linya na isa. Yan, nakaharap dito. Yan, pumunta lang tayo dito. Yan na yung nakita natin kanina. Pumunta tayo dito. Ito yung pyramid. Sinasabi ko, bali dalawa, isang maliit, isang malaki. Ngayon ito, mga cat-h, heart, meron siyang heart. Yan, so walang butas, walang hole ito, mga nature na to. Ito lang, ito yung may pagka-man-made. Tapos may taba sa likod. Kung titignan mo yan, mata. Makikita nyo, naka-align yung bato papunta doon, naka-align doon sa pointed. Yan, tapos pointed ulit, tapos yun, yung parang mukha, nakaharap siya doon sa gitna na may arrow sign na box type. Tapos ito, heart, pyramid. Ngayon pupunta tayo dito, may makikita tayong ano yan, mga cottage, cottage stone. Ito border lane, border, basta border yan. Bato na malaki, makikita natin yan sa ligid nya, nakatapat siya dyan sa pyramid. Pero kung i-align natin ng 3-5 dito, kalahin tayo sa kwan, 315-135 ulit, tatapat tayo dito sa parang kabaong na bato na may naiiba.
Ito yung may ibang bato. Dito. Tapos yan. South. Ka-south siya. Batong yan. Tapos border. Dito naman east. Yan, yung batong yan. May guhit yan. Tapos dito tayo north. Ito ngayon mga ka-TH, ito may guhit, ito butas. Ngayon baliktarin natin near deposit. Okay, dalawa ito near. Baliktarin natin, harap tayo dyan sa naiibang bato. Harap tayo dyan, sakto 270. Yan 270. Yan may ibang bato. So huwag nyong kalimutang mag-subscribe mga ka-treasure hunter, at mag-comment at babasahin ko dyan sa may comment section sa baba. Titignan natin to kasi tinawag tayo dito ngayon. Ang history dito yung huling kampo, kumbaga hindi siya kampo, detachment ng GIA dito sa may Nueva Vizcaya. Alam niyo na mga ka-TH, Nueva Vizcaya. Yan, ganda ng area. Tapos ang kwento dito yung pinaka huling destination nila, hindi na sila umakyat doon, hindi na pumunta yung hapon doon sa banda doon sa taas. Yan naman yung guhit na yan, nakadiretso doon sa taas. May nakuha na dyan taas. Diamond ang nakuha nila. Ang lalim niya, yung hinukay nila is 20 meters. Kita nila yung pan. Ito, ano ba yan mga ka-TH? Man-made ba yan o nature? Yan. So hanggang dito na lang. Babalikan natin itong area dating ng kwan time. So hanggang ngayon lang tayo mga ka-TH, hanggang sa susunod. Huwag nyong kalimutang mag-subscribe. Pindutin yung notification bell para palagi kayong updated sa aking next video.